Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y natitipon ngayong araw ng Linggo upang ipagdiwang ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Ipinagdiriwang din natin ang Linggo ng mabuting pastol at araw ng panalangin para sa bokasyon. Si Jesus ang mabuting pastol, at bilang kanyang mga tupa, tayo inaanyayahang dinggi ng kanyang tinig na patuloy na tumawag sa atin pabalik sa kanya. Ipagdasal din natin na marami pang mga kabataan ang magpari at magmadre, maglingkod sa simbahan upang katulad ng mabuting pastol, tayo'y makaranas ng walang hanggang biyaya ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang mabuting pastol na naghahatid sa amin sa luntiang pastulan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang mabuting pastol na nag-aadya sa amin sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang mabuting pastol na naghahatid sa amin sa katotohanan at kabutihan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Bye.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol. Mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya na ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalaing kayo ng Diyos kung kayo'y parusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitay na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa na di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa, tupa sa kani-kanilang mga pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawa ng ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit, hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang
magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat narito ngayon, araw ng Linggo, araw ng Panginoon, araw ng pasasalamat. Kaya bigyan natin ng papuri at parangal ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa natatanging paraan, mapalad po tayo ngayon na sa pagsisimba natin ngayong Linggo ng Mabuting Pastol. Matapos ng 3 taon dahil sa pandemya, muling nagbabalik dito sa atin upang simulan ang pilgrimage season, ang pagdalaw ng ina sa kanyang anak, ang birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ang birhen ng Antipolo na narito ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Mamayang gabi po, pagkatapos ng alas 6 ng gabing misa na pamumunuan ni Father Reynante Tolentino, ang rektor ng Katedral ng Antipolo, sisimulan muli ang alay lakad para sa kapayapaan. At maglalakad ang mga deboto mula Quiapo papuntang Antipolo. At napakaganda na ang gawaing ito ay nagsisimula dito sa atin, sa tahanan ng kanyang anak. At ipagdasal natin tamang-tama sapagkat tayong lahat ay naglalakbay sa buhay. Kaya ipagdasal natin na tayo'y tulungan, gabayan din ng ating mahal na ina. At tayong lahat din naghahangad ng kapayapaan. Kapayapaan sa buong mundo, sa ating bansa, sa ating pamilya, sa ating mga puso. Kaya't napakaganda sa pagdalaw ng ina na tayo ay mabiyaan at tulungan niyang sumunod kay Jesus ang mabuting pastol. Nung nabanggit ko yung dalaw, naalala ko tuloy, hindi lingit po sa inyong kalaman na ako'y bagong dating pa rin dito sa Quiapo, mag-aanim na buwan po ako dito. At hindi ko po sukat akalain na dito po ako ilalagay ng kardinal. Sa katunayan, ang inaasahan ko ay isang maliit na parokya na ang kumbento ay parang isang bahay lang. Kaya nga't yung tatay ko po, nung nanganak yung aso namin, sabi niya, ipagtatabi kisa ng isang tuta para pag lumipat ka sa kumbento mo, ay magkaroon ka ng alagang aso. Kaya nung mga bandang Agosto, nung nanganak yung aming aso, ako'y natuwa sapagkat sabi ko nga, magkakaroon ako ng alagang aso. Kaya dinadalaw ko noon sa bahay namin, dahil mas malapit yun sa dati kong pinaglilingkuran, pagdalaw ko sa daddy ko, sa ate ko, ay no, nilalaro ko na yung bagong silang natuta. No? At sabi ko nga, ito ay magiging kasakasama ko. No? Kaya nung maliit pa yung tuta, pag dumadalaw ako, tinatawag ko sa pangalan niya, no? Nilalaro ko. Ngunit yun na nga ho, ako ay nadistino dito sa Quiapo, kaya medyo napalayo na po ako sa amin at madalang na akong makapunta sa bahay. Kaya't minsan nung ako'y dumalaw,
Nung napansin ko, nung tinatawag ko na yung tuta, hindi na siya lumalapit sa akin. Pag binubuhat ko nga ngayon, nagpupumiglas na. At kahit tawagin ko siya sa pangalan niya, ang pangalan ng tuta ko ay Coco, no? Bago ko pa nakita si Coco Martin sa Quiapo, Coco na yung tuta ko, no? Pero napansin ko, hindi na siya tumutugon sa akin. Kaya sabi ko sa daddy ko, ba't nagkaganon? At sabi niya, kasi bihira ka ng dumalaw. Bihira na niyang marinig ang boses mo, kaya hindi ka na niya kilala. Mga kapatid, ngayong linggong ito, sinasabi sa atin ni Jesus Nazareno, ang mabuting pastol, kilala ng tupa ko ang aking tinig at sumusunod sila. Ang tanong, kilala ba talaga natin ang tinig ng mabuting pastol? Sa napakaraming tinig na naririnig natin, kilala pa rin ba talaga natin at nasusunod natin ng kanyang tinig? Naikwento ko nga sa inyo, yun, tuta pa lang. Minsan nalulungkot po ako kapag ako'y nagbibinyag. Dahil napansin ko minsan, pag nagbibinyag ako, lalo na po ng mga mayayaman, pag bubuhusan ko ng tubig, pinapakiusapan ko na ang nanay ang magbuhat o tatay. Pero kadalasan, alam niyo po, napapansin ko, iyak nang iyak yung bata, nagpupumiglas pa. Awang-awa ko sa nanay, hindi niya kayang patahanin. At alam niyo, minsan ang kailangan niyang gawin para tumahan ng bata, para maging maayos ang bata, kailangan niyang tawagin yung yaya. Kasi yung yaya ang makapagpapatahimik at makapagpapatahan. Kasi siguro, mas madalas naririnig ng bata at nararamdaman ng pagkarga at pagtawag ng yaya kaysa sa sarili niyang nanay o tatay. Nakakalungkot po yun kapag nakikita ko yung tagpong yun. At pinagdarasal ko nga, sana mapagtanto ng mga magulang na sa kanila dapat mapalapit ang kanilang anak kaysa sa ibang tao. Siguro nga, iba sa yaya nakikinig. Pero sa ibang mga magulang dito, baka naman sa barkada mas nakikinig. Sa kaklase mas nakikinig. Sa guro mas nakikinig. Kasi mas madalas sila sa ibang tao kaysa sa atin. Kaya't napakagandang pagnilayan ngayon, kilala ba talaga natin ang tinig ni Jesus Nazareno? Dahil gaya nga ng sabi ko, paglabas natin dyan, napakaraming tinig tayong maririnig. Yung iba, literal na tinig, di ba? Paglabas dyan, ang daming tatawag sa inyo, magtitinda, ibebenta, may hihingin sa inyo. Paglabas nyo dito sa Quezon Boulevard, ang daming tatawag sa inyo para sumakay. Pero hindi lang boses. Araw-araw, ang daming tinig nating nakakatagpo. Yung makikita ninyong mga karatula, napapanood natin sa TV, nakikinig natin sa radyo, nasa social media. Ang lahat ng ito ay mga tinig na tumatawag sa atin. Kaya nandiyan yung mga tinig na para baga sinasabi sa iyo, magpaputi ka. Kasi pag hindi ka maputi, pangit ka. Kaya gamitin mo tong sabon na ito. Gamitin mo tong cream na ito. Mga tinig na nagsasabing, ito yung isuot mong damit, katulad ng sinusuot ng paborito mong artista para maganda ka din o pogi ka din. Ito yung mga tinig na naririnig natin. Ito ang isuot mong sapatos para sikat ka.
Ito ang inumin mong energy drink para macho ka. Ang daming tinig nating naririnig. At maging sa paligid natin, kaya napapahanga tayo, napapagaya tayo. Kaya ang tanong, nakikilala ba talaga natin ang tinig ng mabuting pastol? At gaya ng ginawa, binigay kong halimbawa, makikilala lang natin ang tinig kung madalas tayong kapiling niya. Kung bihira ka lang magsimba, bihira ka magdasal, kung bihira mong buklatin ang Biblia, ang salita ng Diyos, at hindi tayo nag-aaral sa ating pananampalataya, mahihirapan talaga tayong makilala ang tinig ng mabuting pastol. Kahit na ho, lagi tayong nasa loob ng simbahan, hindi pa rin nangangahulugan na madaling makilala ang tinig ni Jesus Nazareno. Naalala niyo, sabi ko noong isang linggo, wag lang tayong papasok sa simbahan para humingi at humiling sa Kanya. Kasi baka ang maririnig mo lang tinig kahit nasa loob ka ng simbahan, sarili mong tinig. Kasi minsan kung ang pagdarasal mo, ikaw lang ang nagsasalita, di hindi mo rin nadinig ang tinig ng mabuting pastol. Kaya di ba sabi ko sa inyo mga kapatid, kapag nandito tayo, lalo na sa Quiapo, opo, hilingin natin, mahal na pong Jesus Nazareno, ito po lahat ang dasal ko, ito lahat ang gusto ko, magsabi ka na, pero wag na wag kayong aalis agad pagkatapos niyong magsabi sa Kanya. Hayaan niyo rin siya ay mangusap sa inyo. Ulitin ko, huwag lang kayong pumunta sa simbahan para sabihin sa Kanya kung ano ang gusto ninyo. Hayaan niyo rin sabihin niya sa inyo ang gusto niya. Huwag lang tinig natin ang marinig natin sa simbahan pag nagdarasal, kung hindi ang tinig din ng Diyos. Ano ba ang sinabi sa atin ng Diyos sa pagbasa ngayon, pag-uwi natin mamaya? Sana yun ang mga pagnilayan natin. Ano kaya ang sinasabi mo sa akin ngayon, Jesus Nazareno? Ano kaya ang gusto mo ngayon gawin ko sa buhay ko? Ano yung gusto mong tapusin ko na kasi masama? Ano yung gusto mong gawin ko na kasi ito ang mabuti? Hayaan nating mangusap din. Dahil pag lagi niya tayong kinakausap, mas madali nating makilala ang tinig ng mabuting pastol. Kaya ulitin ko, wag na wag kayong uuwi. Wag na wag niyong tatapusin ang dasal ninyo nang hindi rin tayo nagtatanong kung ano ang gusto niyang sabihin sa atin. Kung ano ang gusto niya para sa atin. Para pag dumating ang panahon, kapag kailangan na natin magdesisyon, maliwanagan tayo kung ano ang talagang tinig ng mabuting pastol. Alam niyo po, bago ako napunta sa Quiapo, galing ako sa Mandaluyong. Malapit yun sa loob. Halos pader na lang ako ng loob at labas ng Mandaluyong. 24 na taon po ako doon. At pag dumadalaw ako doon, sa National Center for Mental Health, alam nyo naman ang lugar na iyon, ang kadalasang mapapansin mo doon, yung mga pasyente doon, ang daming tinig nilang naririnig. Kaya nga, nakakalungkot mang isipin, dumating ang puntong nasiraan sila ng bait at ang dami-dami nilang mga boses at tinig na naririnig. Siguro nga naguluhan sila, nalito sila, naligaw sila. Hindi tuloy nila narinig at nakilala ang tinig ng mabuting pastol.
ang tinig ng mabuting pastol, inilalayo tayo sa kapahamakan. Kapag yun nagsasabi sa iyo, hinahatid ka pa sa bisyo, hindi yan tinig ng Diyos. Kapag yan bumubulong sa iyo, lalo ka tuloy makikipag-away, lalo tuloy kayong nagkakawatak-watak, hindi yan tinig ng mabuting pastol. Kapag yan tinig na yan, hinahatid ka sa maling relasyon, sinasabi sa iyo, okay lang naman magmahal. Eh kaso yung mamahalin mo may asawa. Ikaw may asawa ka na rin. Hindi yan tinig ng Diyos kahit sabihin mong tinuturuan ka magmahal. Sapagkat ang tinig ng mabuting pastol, hindi tayo ihatid sa mali. Hindi tayo ihatid sa pagkapahamakan. Bagkos ang tinig ng mabuting pastol, hinaharap tayo sa katotohanan. Ang tinig ng mundo, pinapatakbo tayo sa katotohanan. Kaya ang tinig ng mundo, pag may problema ka, umalis ka muna, mag-good time ka, maglasing ka, mag-drugs ka, magsugal ka muna, mamasyal ka muna. Napansin niyo po, ang tinig ng mundo, pinapatakas tayo sa katotohanan. Pero ang tinig ni Jesus sa Sareno, tinutulungan tayong harapin ng katotohanan. Mahirap man ito, mabigat man ito, pero ito ang magpapalaya sa atin. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, ngayong linggo ng mabuting pastol, sa harapan ng ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, birhen ng Antipolo, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang mabuting pastol na nag-aakay sa amin patungo sa katotohanan, na naglalayo sa amin sa kapahamakan at kasamaan. Kami po ang inyong kawan narito ngayon dahil nais naming marinig ang iyong tinig. Hindi lang ang boses namin, hindi lang ang gusto namin ang umalingaw-ngaw sa simbahan na ito. Salip, ang iyong tinig, ang iyong gusto, ang marinig namin at mas maging malakas sa simbahang ito. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kami sa tamang landas. Mahal na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ipagdasal po ninyo kami at tulungan niyo kaming mapalapit sa iyong anak, ang aming mahal na pong Jesus Nazareno, ang aming mabuting pastol. Amen. Aleluya. Amen. Magsitay na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan-tao siya, lalang Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangbubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Ama, ang dakilang pastol, taglay ang pagtitiwala sa kanyang malasakit at pag-ibig sa atin. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at reliyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan,
matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol, na laging kapakanan ng lahat ang ninanais. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay, upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa bukasyon sa buhay pagpapari at pagiging relihiyosa at relihiyosa, mas madami nawang tumugon sa panawagan ng Diyos upang mas maalagaan ang kanyang kawan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtanawa nila ang kaningningang walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog yung buwan nating kahilingan. Tanggapin mo ang aming mga panalangin, O Ama, upang sa aming pagsisikap na maganap ang iyong kaharian, madatnan mo kaming kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna lahat. Sitayin na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ipagkalobang kami magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay na iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ipinagdiriwang ang pag-aain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pag-aing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay niyain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
magsulod po lahat. Tuwing tayo nagsisimba, kinakausap tayo ni Jesus sa sarenong mabuting pastol. Makinig tayo sa Kanya. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yung inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Kayo hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang mabuting pastol, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
manatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Linggo, April 30, 2023. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na ika-6 ng gabi na pangungunahan naman ni Reverend Father Reynante Tolentino, Rector Antipolo Cathedral, at susundan po ito ng alay-lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal at tubig. Pinakikita